Matuto kasama si Teacher Chet. Edukasyon sa Pagpapakatauan, Quarter 1, Week 4. Aralin 4, Mahal ko ang aking pamilya. Alamin natin, nakakikilala ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasama-sama sa pagkain, pagdarasal, pamamasyal, pagkukwentuhan ng masasayang pangyayari. Subukin natin sa inyong module, tingnan ang larawan at kulayan ang nagpapakita ng masayang pamilya. Balikan natin. Lagyan ng check kung ang isinasaad ng pangungusap ay nagpapakita ng pagkakaisa ng pamilya at X kung hindi. Una, tulong-tulong ang lahat sa mga gawain. Ang tamang sagot ay... Magaling! Ikalawa, nagsisigawan si tatay at nanay sa loob ng bahay. Ang tamang sagot ay... Magaling! Ikatlo, sabay-sabay na nagsisimba ang mag-anak tuwing araw ng Linggo. Ang tamang sagot ay... Tama! Pang-apat, hinahayaan ni Joylene ang kanyang laruan na nakakalat sa sahig. Ang tamang sagot ay... Magaling! At panglima, masayang nanunood ng telebisyon ang mag-anak ni Mang Jose. Ang tamang sagot ay... Magaling mga bata! Balikan natin! Halina't basahin at unawain ang kwento. Sabayan niyo ako. Ito ang pamilya ni Mang Edwin. Namamasyal sila. Ang saya-saya ng mga batang sina Aya at Buboy. Pati na rin ang kanilang mga magulang na sina Aling Nene at Mang Edwin. Sa parke, nagbibisikleta si Aya. Nagpapalipad naman ng saranggola si Buboy. Tuwang-tuwa sila.
Sama-sama sila sa paggawa ng mga gawaing bahay. Pagkatapos nilang gumawa ng mga gawaing bahay, sama-sama naman sila sa pagkain. Ngayon, talakayin natin. Saan na masyal ang pamilya ni Mang Edwin? Tama, sa parke. Ano ang ginawa ni Aya? Tama, si Aya ay nagbisikleta. Ano naman ang ginawa ni Buboy? Tama, siya ay nagpalipad ng saranggola. Pang-apat, paan nila ginagawa ang mga gawaing bahay? Tama, sama-sama silang gumagawa ng gawaing bahay. Pang-lima, bakit masaya ang kanilang pamilya? Tama, dahil sila ay nagtutulungan at nagmamahalan. Kapag may pagkakaisa at pagmamahalan ang buong pamilya, tiyak magiging masaya ang inyong pamilya. Talakayin natin. Gawain 1, magkwentuhan tayo. Sa inyong module, sumulat ng maikling kwento tungkol sa masasayang karanasan sa pamilya. Gawing gabay ang mga sumusunod na mga tanong. Una, kailan kayo nagsama-sama? Ikalawa, sino-sino kayo? Ikatlo, nag-aawitan ba kayo? Ika-apat, nagsasayawan ba kayo? At ika-lima, napasaya mo kaya sila? Sa inyong module, sagutan ang gawain ikalawa. Iguhit ang masayang mukha kung ang gawain ay nagpapakita ng masayang pamilya at malungkot kung hindi. Una, tumutulong si Aya sa paglilinis ng mesa. Ikalawa, sinisigawan ni Ella ang kanyang ate. Ikatlo, naglalaro ng bola sina tatay, kuya at ate. Pang-apat, nag-aawitan ang mga bata kasabay ni nanay at tatay. At panglima, palaging nag-aaway sina tatay at nanay. Tandaan natin ang sama-sama sa pagkain, pagdarasal, pamamasyal, at pagkukwentuhan ng mga masasayang pangyayari ay mga gawain nagpapatatag at nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Mahalin natin ang ating pamilya. Pasayahin natin sila. Gamitin natin ang ating mga kakayahan para mapasaya sila. Isabuhay natin. Gumawa ng card na nagpapakita na mahal mo ang iyong nanay at tatay. Sa inyong module, idikit ito sa loob ng kahon.
tayahin natin. Sa inyong module, isulat ang T kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya at M kung hindi. Una, sama-samang kumakain ng hapunan ang mag-anak ni Mang Berto. Ikalawa, masayang nagkwento si Abby sa kanyang nanay. Iyon ang kanyang katangian, pag-uwi ng kanyang nanay galing sa trabaho. Ikatlo, nagdarasal ang mga bata kasama sina nanay at tatay bago kumain. Ikaapat, kaarawan ng tatay. Maagang gumising si Finn para halikan at batiin ang kanyang ama. At panglima, may ginagawa ang nanay sa kusina. Tinawag niya si Johan upang ipaabot ang basahan, pero hindi ito sumunod sa kanya. Gawin natin! Umisip ng isang okasyon kung saan ay sama-sama ang inyong mag-anak. Paano mo ipapakita na mahal mo sila? Sa inyong module, iguhit sa loob ng hugis puso ang iyong sagot at kulayan ito. Hanggang sa muli! Paalam!